Dalawang araw matapos manawagan ng tulong sa DZMM ang mga investor na umano'y tinakbuhan ng dating nag-viral na si Christian Albert Gaza o mas kilala bilang Zian, humarap ang negosyante sa ABS-CBN News. Nakapagod din pala magpakatibay. So basically parang I want to free myself. Ironic lang na freeing myself is getting inside the jail. Inamin ni Gaza na umutang siya kay Melinda Cruz ng 2 milyong piso noong 2013 para umano sa negosyong financing o pagpapautang na may malaking interes. Pero tinakbuhan umano si Gaza ng mga nangutang. Kumbaga wala na maibayad yung tao eh. Kailangan kumuha ka ng different, ng isang property. Nung kinuha po niya yung property niyan, ang gusto niyang gawin is parang kabayaran sa kanya. Tapos nung hindi niya ma-dispose at hindi niya mapera, nasa amin ngayon ang problema. Inamin din ni Gaza na hinimok niyang mag-invest ng 1 million peso si Jaime Asuncion sa coffee shop business. Pero hindi na niya nabayaran ang natitirang higit 600,000 pesos dahil nalugi ang negosyo. I'm really sorry, and if one day I'll be having a means to pay, then definitely I will. Okay naman, pero syempre kailangan din natin pagbayaran kung ano nagawa natin pagkakamali. Naglabas ng arrest warrants ang Malabon Metropolitan Trial Court Branches 56 at 120 laban kay Gaza dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay ng kasong paglabag sa anti-bouncing checks law. Dumiretso si Gaza sa tanggapan ng pulisya, sumailalim sa medical check-up at booking process. Wala akong special treatment dito. Oo, same po lahat yan. Custodial ho rito. Matapos makakuha ng commitment order mula sa korte, idiniretso si Gaza sa Malabon City Jail. 126,000 pesos ang kabuoang bail na inirekomenda para sa mga kaso ni Gaza sa MTC. Sakaling makapagpiansa, tiniyak niyang dadaluhanan niya ang mga susunod na pagdinig. Vivian Gulia, ABS-CBN.